So, what's up sa inyo mga VFX artists dyan? So, yung nakita nyo is ginawa ko kasama yung mga office mates ko. So, sobrang saglit lang namin ginawa yon. So, explain ko lang muna. Itong editing na to na gagawin natin is for beginners lang. Okay? I wouldn't recommend na manood pa yung mga magagaling na mag-edit kasi wala na kayong matututunan dito. Paglalagay ako ng mga project files sa description para lang mapag-practice ninyo. Magbibigay ako sa inyo ng mga videos. And of course, alam kong gusto niyo nang matuto. That's why let's start the tutorial. Pag nag-open tayo ng Premiere, ito yung unang bubungad sa atin. So para makapagsimula tayo, gawa muna tayo ng project. Lagyan natin ng name, Premiere 101. Okay, then punta tayo sa location. Dito is kung saan natin gusto i-save. Ako, isa-save ko siya sa Premiere 101 na folder sa desktop. Press OK. Next, ito yung bubungad sa atin. Okay, ito yung interface ng Premiere. Meron tayong apat na dapat tandaan. Source panel, project panel, timeline panel, and program panel. So, pwede nating i-drag yung lines between the panels to resize. Okay, so kung gusto natin ng mas malaking timeline, pwede natin i-drag. Gusto natin mas malaking project, pwede natin i-drag. Meron din tayong tool panel dito. Para makapag-import tayo ng files, pwede tayo pumunta sa file, import, okay, select the file, music, image, or footage, or videos, pwede natin import. Press open, meron na tayo ditong videos. So, by default, naka-icon view ang Premiere. So, pwede natin makita yung preview ng mga files by hovering dun sa thumbnail nila. So, para mas mapakita natin to, mag-i-import ako ng file by double-clicking this blank space. So, i-click ko yung mga file. Okay, para makapag-select na madami, hold natin yung control. Then, press open. So, makita nyo, pag nag-hover tayo sa thumbnail, nakikita natin yung content nila. So, ngayon, pwede rin natin silang i-resize. Okay? Para mas malaki yung view. Or pwede rin tayo mag-switch sa list view. Most of the time, ito yung ginagamit ko kasi mas madali mag-edit for me pag ganito. So, pag-usapan natin kung paano gumawa ng folders. Organize natin yung files natin. So, ito yung apat na footage ko. Pwede akong gumawa ng folder by clicking this new bin icon or right clicking dito, then new bin. Lagay ko footage. Pwede rin akong gumawa nito by dragging the file in the icon. So ngayon, dadrag ko yung BG music. Lalagyan ko siya ng name na audio. Okay? So ngayon, organize na yung files natin. Ngayon, pag-usapan na muna natin tong source panel na to. Ito naka-highlight na blue. Is for previewing yung mga video natin. So, dito sa footage, do-double click ko, makita nyo, makita natin sila dito sa source panel. So, dito, pwede nating i-check yung videos natin. Diba? And, pwede rin tayo mag-set ng in and out. So, ano yung in and out? Para siyang selection sa video kung ano yung part na gusto natin. Kunyari, dito, bago tumalon yung seal. Next, O. Okay? So, mark in is I. Mark out is O. So, makita nyo, I and then O. So, meron na akong selection sa clip. Pero para mas magamit natin to, so ngayon, pag-uusapan natin kung paano gumawa ng sequence and paano mag-edit. Okay? So, merong dalawang ways para makapagawa tayo ng sequence. First is mag-drag tayo ng video dito sa timeline. So, kung makikita nyo, pag nag-spacebar ako, which is playback, makikita nyo, dito siya lumalabas sa program. So, ano yung difference ng source and program? Sa program, dito natin makikita yung final edit natin. Sa source naman, dito natin makikita yung preview ng mga videos natin individually, isa-isa.
So ngayon, nakita nyo, nakakat yung video natin. Bakit? Kasi kanina, gumawa tayo ng selection na in and out. And pag drag natin sa timeline, gumawa rin siya ng sequence. Okay? So papangalanan ko yung sequence na edit underscore 01. So makita nyo, sa timeline natin, meron ako ditong edit underscore 01. Pwede rin tayong gumawa ng time ng sequence dito sa new item, sequence. Then, edit 02. So, kung mapapansin nyo, nagkaroon ako ng pangalawang tab para sa edit 02. Lalabas ko sa folder. So, bakit ganon? Kasi sa Premiere, pwede tayong gumawa ng maraming edit sa isang project. Okay? Control S, mag-save tayo. So, dito, makita nyo, gumawa tayo ng cut by selecting dito sa taas. Okay? Pwede natin i-drag tong gilid para makita natin yung buong video or mag-focus lang tayo sa certain part. Pwede rin tayo mag-import ng files or video clips sa timeline by dragging the source. Okay? Pwede rin yung video lang, drag video only. And pwede rin yung audio lang din. So kung makikita nyo, meron na tayong videos. Import natin yung video lang and audio lang. So, i-delete ko to. Select natin sila, then delete. Ngayon, pag-uusapan naman natin tong layers. Okay, so marami tayong audio layers and marami tayong video layers. Kung mapapansin nyo, hanggang 3 lang siyang sa ngayon. Pwede natin silang i-drag sa taas para dumagdag and drag pababa yung audio para dumagdag yung layers natin. Pero sa audio, it doesn't matter kung nasaan yung audio natin. Kasi kahit multiple audio yung naandito, sabay-sabay sila magpi-play. Unlike sa video, okay, magsaselect ako ng isa pang video, etong camel. Okay? Press ako yung I for in, out, for, ay O for out, then idadrag ko siya dito. Kung mapapansin nyo, idadrag ko tong video sa taas. Okay, drag ko sa baba yung audio. Papansin nyo, yung audio parehong nagpe-play. Pero yung video, isa lang yung nagpe-play. So, kung familiar kayo sa Photoshop, parang layer system lang siya ng Photoshop. So, ngayon, meron na ako ditong edit. Lumalon, lumingon. Okay? So, ipa-fast forward ko lang to saglit. So ngayon, may kita nyo, sobrang haba ng video natin. Bakit? Kasi hindi tayo nag-select ng in and out. So paano natin siya ika-cut? So pwedeng natin gawin is pumunta sa gusto nating part ng video, then razor tool or C, then click lang natin yung part na yon, then pag minove natin yung playhead natin, meron tayong cut doon. And gusto kong mag-out dito sa part na to, click ulit. Then, pwede kong i-delete yung hindi ko kailangan. So, mapapansin nyo, may gap. Pwede natin i-move yung video natin by using this selection tool, B. Okay? Okay, gagawin ko rin yung ginawa ko dito. So, ito yung gusto ko. Letter C. And letter C. Di-delete ko yung file na hindi ko kailangan. Then, pwede kong i-select tong blank space. Pag dinilit ko yan, mag-snap siya. Okay? Mag-snap siya dun sa video na sunod niya. So, pwede rin natin i-drag yung length ng mga videos natin. Okay? So, i-move ko siya dito. Pwede kong habaan. So, kung makikita nyo, every time na pumupunta ako sa cut, pwede kong i-move yung haba ng video natin. Okay? So, kung gusto kong habaan tong ahas, so, pwede kong gawin yon, click and drag. Then, i-move ulit natin siya pabalik. So, ngayon, pwede rin tayong, pumunta tayo sa audio, pwede rin tayong mag-import ng other audio, like, music and everything. Video tong audio na to.
So, hindi ko makita yung waveform niya. Just like this. Okay? So, i-click natin tong drag audio only. Okay? So, makita natin yung audio waveform niya. Then, magagamit ako ng plus. Okay? To zoom in. Then, magpe-play ako. Spacebar. So, gusto kong in is eto. Etong beat na to. So, sa part na to, move ko yung playhead. Then, press I. Okay? Then, idadrag ko yung drag audio only. Ilalagay ko siya sa audio 2. So, ngayon, sobra yung cut natin. So, pwede natin siyang i-cut gamit yung razor tool. Click. Then, delete. Ngayon, gusto kong maglagay ng konting sobra para sa title natin. So, pwede ko siyang i-click and drag. Okay? So, pwede rin natin bawasan yung speed ng video natin. So, paano natin gagawin to? Right click. Okay? So, meron ditong speed and duration. Kung gusto natin, pwede natin gawing 50% slower yung video natin. So, 50. Pag pinindot ko yan, nahaba yung video kasi 50% slower na siya. So, pag pinlay natin, pwede rin natin tong gawin by using Control R. Okay? 50%. Okay? So, ngayon, ayokong gamitin yung audio ng mga video natin. So, paano natin gagawin yon? Pag sinelect natin yung mga video, kasama yung mga audio nila. So, pag din-delete natin sila, kasama din yung video. Pwede natin gawin is i-unlink. Paano natin gagawin yon? Right-click. Then, unlink. Pag ginawa natin yon, separate na yung audio natin sa video natin. Ngayon, pwede na nating i-delete yung audio natin. Ngayon, pag-uusapan naman natin yung audio. Okay? Sa audio, kung makikita nyo, meron tayong linya dito. Pag nagbago yung icon natin, click and drag pababa, makikita natin yung audio natin, di ba? Pwede tayong mag-zoom in. Okay? Kung makikita nyo, may line sa gitna. Pwede nating hinaan yung audio natin. Pwede nating lakasan by dragging up. So, mag-undo ako, Control Z. Then, mapapansin nyo, nasa gitna siya. So, ngayon, kung gusto natin siyang biglang mag-fade sa dulo. Okay. So, hahabaan ko yung audio natin for the title. Gusto ko siyang mag-fade out. So, pwede natin hold yung control. Then, makita nyo may plus sign. Then, click ulit tayo ng control sa dulo. So, gumawa ako ng keyframe. So, dito sa dulo, pwede natin i-drag down. Kung mapapansin nyo, pababa yung volume ng audio natin. Pag pinlay natin yan, other way sa change ng audio ng volume natin is pindutin yung G. Pag pinindot natin yon, may lalabas na window, pwede natin siyang i-adjust via decibels. So, pwede natin sabihin minus 5. So, ihina yung audio natin kung nakita nyo. Letter G ulit, plus 5. Enter, babalik ulit. At same as sa video, pwede rin natin baguhin yung speed ng audio natin. Okay? Kung gusto nyo yung mga may ingay na magsasalita, pwede rin yon. So, Control R, okay? Or right click, speed and duration, gawin natin siyang 200. Gusto ko mas mabilis. Kung mapapansin nyo, umikli yung audio natin. So, i-undo ko siya kasi bihira ko siyang gamitin. So, next, pag-uusapan natin yung transition. So, transition. Ano nga ba yung mga transition? Transition is kung gusto natin na hindi ganito, hard cut. Okay? Kung ayaw natin ng ganyan. So, para gumawa nun, pag kinlik natin yung cut area, pwede natin i-right click yan, then apply default transition. Kung mapapansin nyo, pag nag-zoom in tayo, plus, nagkaroon tayo ng transition, which is black. So, pag nag-zoom in tayo, pwede natin habaan yung transition natin. Pag nakita nyo, nag-hover ako dun sa transition.
pwede natin siyang habaan. Okay? So ngayon, sobrang tagal na yung transition natin. So, diba? Pwede rin natin itong baguhin. Okay? So dito, sa may effects, merong video transition. Pwede tayong pumunta sa dissolve. Okay? So madami siya, pero dito tayo sa dissolve. And pwede natin i-drag yung gusto nating transition dun sa cut. Okay? Mapapansin nyo. Hahabaan natin siya. Okay? Pwede rin natin lagyan yung ibang cuts by clicking and dragging yung transition. Okay? But for now, dissolve is maganda kung magandang gamitan kung sa mga parang kasal, di ba? Pero ngayon, gagamitin ko is yung deep to black. Also, pwede natin baguhin yung default transition natin by right-clicking yung effect, then set selected as default transition. So, right now, sinet ko yung akin sa deep to black para pag nag-right-click ako dun sa cut, magiging ganito yung transition nila. Habaan ko siya. Okay. Apply default transition. Okay. So, lalagyan ko lahat ng cut na ginawa ko. Okay. So, ngayon, alam na natin kung paano maglagay ng transition sa video. Pag-usapan naman natin sa audio. Sa audio, meron ding mga transition. So, dito, audio, transition, crossfade, pwede natin lagyan yung ending or yung beginning. Kung ayaw natin na nag-start abruptly yung audio natin. So, same as sa video, pwede natin habaan. Kung mapapansin natin, diba? From mahina to malakas. So, pwede rin natin itry yung exponential fade. So, pag-uusapan natin yung effects. So, ano ba yung mga effects na yan? So, lahat ng layers sa Premiere is merong effects. So, dito sa taas, sa may effects controls, pwede tayong pumunta doon. Kung mapapansin nyo, pag sinelect ko yung audio, meron siyang audio effects, which is where we can change yung volume. Okay? Meron din tayong clip. Okay, sa mga video effects, meron tayong motion. Pwede natin baguhin yung position. Okay, by clicking and dragging the value. Pwede natin baguhin yung scale, rotation, and so on. Okay? So ngayon, pwede rin tayong gumamit ng mga video effects. So sa effects, video effects, pupunta ako sa blur. Pwede natin lagyan ng blur yung video natin by click and drag. So makita nyo, dito sa effects controls, lumabas yung effect natin. Babaguhin ko yung value. So, magiging blur yung video natin. So, ngayon, pwede rin natin baguhin yung color ng video natin. So, yung lumetric color natin, dito sa may color correction, effects, color correction, lumetric color, idadrag ko siya sa video. So, ngayon, makita nyo, meron akong lumetric color sa basic correction. Lalagyan ko siya ng contrast. Bakit? Kasi sobrang flat ng video ko. Okay, so ngayon, yung contrast, kung mapapansin nyo, mas nagkakaroon na ng contrast yung video and dahil madilim siya, tataasan ko yung exposure. Okay, click and drag, exposure. Pero, bakit ganon? Yung iba, so gagawin ko ba yun sa lahat ng edit ko? Not necessarily. Dito na tayo papasok sa adjustment layer. So, i-delete ko yung lumetric color by clicking yung clip natin, click natin lumetric color, and then press delete. Pupunta sa project natin, then new item, adjustment layer. Okay? Then, idadrag natin siya dun sa video 2. Then, hahabaan natin yung duration niya up until here. So, ngayon, bakit ganon? Parang wala naman nangyari. Okay? So, ang purpose kasi ng adjustment layer is yung mga effects na ilalagay natin sa kanya is ilalagay niya rin dun sa mga layers na nasa baba niya.
Okay, so kung meron tayo kanyaring madaming layers, so i-duplicate ko muna to. Okay, so para makapag-duplicate kayo, pwede nyo i-hold yung Alt. Okay, Alt, then click and drag. Tapos, bitaw kayo ng mouse, and then duplicated. So, lahat ng layer sa baba, okay, lahat ng layer na nasa baba ng adjustment layer is affected. So, maglalagay ako ng blur para mapakita sa inyo. Lalagyan ko ng blur yung adjustment layer, then lalagyan ko ng mataas. Kung makikita nyo, yung buong video natin naging blur. Okay? Pwede natin pindutin yung repeat edge pixels. So, i-delete natin yung blur. I-delete ko rin yung ginawa ko kanina. So, ngayon, meron na lang tayong adjustment layer. So, dito ko ilalagay yung lumetri color. Pag nilagay natin yan dyan, and kinolor correct natin, same as before, basic correction, contrast, and then add exposure. Kung mapapansin nyo, lahat ng video natin is na color correct. Para mapakita sa inyo yan, dito sa layer, may kita natin yung V2, okay? Pwede natin pindutin yung toggle track output. So, pag pindut ko yan, turn on, turn off siya nung layer. Or pwede rin natin i-off yung layer by right-clicking, then enable. Right-click, enable. Okay? So, ngayong alam na natin maglagay ng effects, pag-usapan naman natin yung paglalagay natin ng titles. So, paano maglagay ng titles? So, pwede tayo maglagay ng title by going to graphic. So, dapat selected natin yung timeline and kung saan yung natin gustong ilagay yung text natin. Graphics, new layer, and text or control T. So, itry natin yon. Control T. Kung mapapansin nyo, nagkaroon tayo ng new text layer dito sa baba. Then, palitan natin, sabihin natin, Subic. Okay? So, once natapos yun, okay, naka-type tool tayo or T, balik tayo sa tool na selection. Then, i-move natin siya sa gitna. So, paano natin ibabaguhin yung size na to? So, sa effects controls, pwede natin baguhin yung font, okay, semi-bold, then pwede natin baguhin yung size, okay, kung ano yung alignment, tapos, pwede rin natin siyang i-move dito sa program view. So, ngayon, i-iklian ko yung title natin. Then, maka-resize na siya. So, pag pinlay ko yung buo, so, kung makikita nyo, meron na tayo ng lahat ng kailangan natin para makapag-edit ng videos. Kailangan natin matutunan kung paano i-export yung video natin. Syempre, gusto nating i-upload to. So, dito sa file, export media. So, pwede natin export yung file natin by using export media or control M. Then, pwede natin i-select yung format natin or codec, which is H.264, yan yung MP4. Then, iset lang natin yung preset to high bitrate. Normally, hindi siya nagkakamali lagi dyan. So, pwede nyong iset lang yung high bitrate. Then, output name. Saan natin siya isi-save. Punta ko sa desktop. Premiere 101. Then, edit 01. Save. And then, press export. So, kung makikita nyo na andito na yung MP4 file natin. Successfully, nakapag-edit na tayo. Alam ko makapag-edit na kayo ng vlogs, ng event, mga short film nyo. So, I hope may natutunan kayo sa editing lesson na to sa Premiere. Sana next time makita ko yung mga gawa nyo sa Facebook, sa YouTube, and I hope natulungan ko kayo. Bye!